Di rin malakas. Dito mahina ang kompresyon. You know, lahat. May singaw. Lakas, tapang. Nalangat ang wala eh. Sabi na. Ba't? Magandang balita. Anong magandang balita? Bubuksan. Tilo. Tilo. Paano? Paano nasabi? Palyado. Palyado yun, no? Pero natama nyo na yung timing. Ganun pa rin. Sumandar. Problema, ayaw mag-rev. Ayaw mag-rev. Siya. Palit bulb. Palit bulb. Kung bulb okay lang, walang problema, no? Walang problema. Yun nga lang, magtataas pa rin tayo ng health. Tagal nga lang. Ngayon lang mabubuksan yan. Laging hanggang ganyan lang eh. Pero hindi na sagad sa... Nagpahit ka lang ng thumbnail. Oo. Ay, kilo. Patay! Wala po yung sleeves, walang black guard. 10 years, hindi nabuksan, and ngayon. Pero wala naman tumama sa piston, ano? Yun. Meron? Hindi, no. Meron nga. Flashlight mo. Are, mahina akong pressure eh. Wala. No? Pero hindi malala. Hindi naman. Humalik lang talaga. Halik lang. Humalik lang talaga. Ito pa, oh, yun, oh. Humalik lang. PHK. PHK ba yan? Di ba P3F? P3F. Hindi ko di sure eh. Ang alam ko P3F, ah. P3F nga. Locom piston. Sobrang konti lang. Bulb. Ito, no? Hmm. Wala ta, oh, dito. So, ito, stock, no? Hmm. Chumoko, anong gagawin mo dyan para mapabilis natin yan lalo? Mapalta ng hate. Wag! Grabe ka naman! Wag naman yun! Wag naman yun! Pwede nga. Mahirap na. Sige po, huwag naman. Bag lang. Nakatoon, no? Ayaw mag-rib kanina. Ayaw na. Ayaw tumuloy. Hindi malakas. Dito mahina ang kompresyon. You know, lahat. Yung singaw. Lakas, tapang. Nalangat ang wala eh. Sabi na. Matagal nang wala. Hindi. Aray, may singaw yan pagkaganaan. Tumutulo. Aray, malakas. Malakas na rin. Aray, mahina. Iwa 170 kompresyon. Ah, nilick down test niya kanina. Tingate. Lagi yung pangatlo, no? Ba't nga ba ganun? Wala na doon ang power. Sa pangatlo. Malayo ito. Lahat intake yun. Intake. Ibig sabihin niya, hindi natagas sa exhaust. Ito exhaust, ito intake. Sa intake tayo, lalo na itong number 3. Singaw. Tambutso. Tambutso din, ano? Okay lang yan, at least. Ibig sabihin yan, merong room for improvement or power pa tong ating Honda. Kasi kung ganyan may singaw,
nalalakasan na tayo. And oras na rin para ma-maintenance and mapalitan or ma-check talaga itong mga gantong pyesa, no? Tulad ng mga gantong singaw. Singaw din sa intake. It's okay. 20 okay sa gastos. ang may taga sa iyo, number 3, pati sa intake. Hindi na. Oo. No. Hindi pa yan, ano, yung may posibleng kilo. Kilo. Kasi hindi pa nabubunot ang bulb eh. Mas may tagas din sa headers. Sobrang konti ng ano? Meron. Muntog. Tama ang exhaust. Wala nga. Exhaust ang dalawang pihim. Intake ang ano. Tudo yan. So yan, binubunot na yung valve at tinitignan na ni Luloy kung liko nga yung valve natin. Pero nasabi niya din sa akin dito na kailangan nating ipaasinta o ipa-machine shop yung ating head para pumantay at mawala yung tagas dun sa valve. Yan, pupunta tayong lipa, pabalik tayo sa Luo Autoworks. So yun, si Ria ay nandun, naka-confine. Medyo late na tayo ng konti, pero anong oras pa lang ba? Alas 12 pa lang, no? Alas 12. So ayan, pupunta tayo ngayon. Eh, titignan natin ilagay ni Ria at tingnan natin kung maiuwi natin. Ano? So, ayan, sana maayos na para magamit na natin. Inasinta na yung ano, yung mga valve natin para wala nang tagas. Kung makikita nyo, may tagas siya nung huli. Kaya ngayon malalaman natin kung anong lagay niya. Kaya, ayan, nakakatakot lang pero tingnan natin. Kasama to sa pag-o-change lang natin. Kasama to. Nasa kung paano na lang natin susolusyonan, no? Gagawin ng paraan para matapos talagang ito yung project car, ito yung pinili nating landas, kaya wala tayong magagawa. Hindi tayo pwede magreklamo. Sa gastos man, no, sa pagod o sa pasensya, talagang nakakaubos. Masarap. Kaya yun. So, nandito na rin tayo sa wakas. Ha, si Ria. Kupre, nakababa yung makina. Adi. Ayun na. Dinal packet na 'yan. Okay na. Binalpakit na. Ayan, para hindi maghalikan yung barbola, ano. Nagulat nga ako na dati pala hindi pa pala nakabalpakit yung piston natin. Pero ito, P3F to. Lokong piston yan. May P3F. Alam ko sa to, may isa pa P3F kasi sa PHK na piston. Yung PHK, yung high comp. Ito, low comp. Tapos mapapalitan din daw tayo ng water pump. Hindi pa naman sira itong water pump natin. Ang problema lang, mapapalit tayo ng timing belt. So yan, ito yung pinairam sa atin ni Kim na gates din naman. Maganda din tong gates. Ito naman yung EF natin na B16 head. And stock na stock yan. Thumb springs, rod springs, retainers, Evo na injector, ito yung pinalinis natin kay Kuya Bachi. EF din na fuel rail. Ayan. Sa pinaltan. Oo, pinaltan na yung ano, valve natin. Ayan, palit na yan. Stock din na EG. Ayan o, P30.
Jumako, pinaltan mo ata yung piston natin eh. Itim yung kanina eh. Nugot niya na ba? Hindi ko nakita eh. Ang bilis eh. In-arias niya na. Oo, oh, in-arias na. Nugot niya. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Dalawa lang sa gitna. Kotseng kotse to ah. Brown glass. Ganda naman eh. Ito ba yung binibenta mo? Oo. Oh, yung Boss M. Oh, ano makina na ito? V16A. EG na EG ano? Kayo din ba nagpintura? Masta? Yung ice lang ng... Ayan ang sinasabi. Kung alam nyo yan, alam nyo yan. Spoon seats, spoon calipers. Spoon chin. Ganda na ito. Brand new moldings. Sarap. Drain. Ayan na ho, mga kaibigan. Yan, sakit siya ba lang? Sala na bro. Lang itin mo. Eh, wala pala rin. Hindi, ano yan? Ano yan? Yung, kaya sabi tayo. Okay. Bilang na bilang yun, tsuma ko kung ilang ikot. Gano'n magaling yun eh. Oh, mga 32. O, 32 ba? 32. Ayun, mga, ito yung pinaka nakakaba. Hinihigpitan mo na. Lumuwag ka pa. 60 muna natin. Eh, lumuwag. 70 ka na ito, Chukams. Mal 160. Mal 1. Woo! Kinakabahan ako. Ayoko nang bumalik sa machine shop. Yan. Nakakabahan ka rin. Sana huling kalas na ano. Ang pagkagiting. Okay. Munggo! Okay. Last one. Ito yung luma. Yan. Gates din naman siya. Ito naman. Yeah. Ito yung bago. Hindi mo siya brand new pero yan. Mas maayos. Ito yung masip yan. Oh, puti, naka-hard disk pala ito. Kita mo yung ilalim, may bar na naka-fix talaga sa... Oo, oh, oo. Silitin mo ito isa. Ganun din. Ah, wala. Oo. So,
legit EK9 nakahap. Ito legit EK9. EK9 lang yung may ganun. Oo. Ganda pa ng plaka, no? WW666. Ito ba yung umaandar dati? Oo. Naka B18? Naka all out na B20 dati. Ah, B20. Iba pa yung isang EK9 ni Jeward na B18. Yung B18 yung nalaro lagi. Ah, yan. Oh, naka hard base pa yung EK9 na mags. Yan. Alam mo na ngayon paano. Oo nga, no? Kahit sabi mong 5 sabi lugs. Sabihin mo na, EK9 chassis, silipin mo yung ilalim. Yun ang, yun pala. Pagka wala dyan, ako. Yan. Hindi naman nalalagay yan, ano? Hindi. Lalo yung nakapix na. Astig, no? Yan, may natutunan tayo. Hindi ko rin alam mo yun, eh. Iisa lang ang ibig sabihin kapag ginaganyan na ni Kuya Mako. Under na daw. Under na daw, ah. Ayan na. Yan na, apat na. Bago na ang piston, eh. Arias. Yan. Sima ko, anong ginagawa mo dyan ngayon? Tinatiming po natin. Yan. Para sobrang bilis. Para sobrang bilis. Sobrang bilis sumabog. Papalita rin tayo kasi kawa na ako kay James magtulak eh. Ano mo yun? Ayoko na. Nihira kasi na karos mo eh. Ayan. Ayun. Patay. Lalagyan na ilalim. Nagalaw, nagalaw. Baba ko na. Ang salarin. Minrelief. Sirit, may sirit. Parang return pa rin. Return, return. Hindi naman sa kabila. 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 Okay na si Rhea ngayon. So yun, inayos lang ni Daddy yung sa throttle cable natin. And siyempre, double check ng mga fuel line. Kasi tinanggal yan. Ayan. Medyo nag-i-stack kasi yung throttle natin eh kapag ginapakan. Kaya medyo mahirap siya i-drive kasi lalo na B20 torquey. Kunting apak lang na mali. Okay na siya.
itsura ng kotse talaga pag iba, iba nagdadala eh. Ate, sama na ako. Para malaman ko kung anong masasabi mo. Walang alat ang gauge. Walang kahit ano. Wala din power steering. GPS. GPS. Yan. Sunod na. Dati, update tayo. Tono, ano? Kailan ka magtotono ulit si Gaysan? Pag may karera, pag may malapit na, ano, sasabay na lang ulit. Pwede-stitchin na lang eh. Oo, yun. Pwede-stitchin na lang muna. Pwede na ulit mo sa akin. Tumatakbo na ulit, kuya. Nice one! Yan eh. Pwede na ulit pa sa akin. Yan ah, as long as you. Papagandahin ko pa. Di pa ako satisfied sa linis. Pati... Kunti pa. Oh. Sa'yo, ganito din eh. Abangan nyo yung SR niya. Kita ko kanina, nilinis yung makin eh. Oo. Oh. 18C, no? Oo. Hintay ko lang kung ano yung radiator. Yan, okay na. Doon na. At ayan, so gamit na natin si Ria. Papasok na tayo sa toll gate dito sa Maybalete. And ayan, okay naman, chine ko lang siya. Check ko kung ano, kung meron na tulo, may mga unusual na alam mo naman, something mahirap na. Wala naman, wala akong nakikita. Tapos titignan ko din kung may mga natagos or may mga maluwag or may mga naiwan tools dito sa loob ng makina, kaya hindi natin alam. Safety lang. Pero ayan, hintay ko lang si Jibs, convoy kami. Balitaan ko na lang kayo. Smooth naman. Ayan. Kailangan na natin mapayos yung gauge nito, yung cluster nito, para meron tayong temperature sensor or gauge, fuel gauge, and speedometer and RPM. Kasi walang wala talaga tayo ngayon na nakalagay. Tatabuhin ko pa yung ilaw nito, yung mga wiring nito sa likod, sa loob ng auto, mapapalta natin or mapariwire o makabili tayo ng bagong harness. Isa pang issue, may mga paparetouch ako sa pintura ni Ria. Hindi pa ako satisfied. So baka magpa-carbon roof din tayo kasi wala, ginawan lang natin ang paraan yung ano eh, yung bubong natin, pero nakikita ko baka kasi lumitaw na naman yung mga bulutong ano kasi. Ewan ko lang dyan, baka may experience din kayo, mga nag-Honda dyan or mga may mga kilalang naka-Honda dyan. Kahit anong ayos mo talaga, either roof cut o kaya ano talaga, carbon fiber roof o kaya fiber roof. Pero wala tayong magagawa. Talaga yung ano, ganun talaga yung proseso na kailangan natin pagdaanan. And masaya naman ako. Isa pang issue yung scav, medyo maingay. Hindi nga sinakali na maayos yun, may exhaust leak yun. So, kailangan natin na pumuntang Cavite at sa susunod na vlog na yon na kung saan ikakabit na natin yung exhaust na pinagawa natin sa Night to Fuse. So, BB shoutout kina Kuya Ronaldo. Salamat na maraming for
giving her best to give me something na talagang satisfied na satisfied ako. No, so yun, marami salamat. Uwi lang tayo. Di pa tapos si Rhea. Ngayon, it's time naman. Okay na tayo sa makina. It's time naman para mapamper natin siya and talagang maging garage queen, ha? Garage queen. Muna. So yun, enjoy lang. Tanawa na tayo. Home sweet home. Nakauwi ka rin. Eh, yun. May napansin ako maluwag kanina. You know. may... Okay na yan. Tsaka ako nakahigpitan na sobra. At least nakakapit. Ito ba kasi gamitin? Or ilipat ang parking eh. Siyempre. Pero so far, yun lang naman naging problema niya. Wala naman. Ito na yung ating ano. Ito na yung bagong shop natin. Ayan. So dito ako na rin yan. Nga pala yung vlog. At ang nagastos nga pala natin. Ano nga pala pinagawa natin? So nagpagawa tayo ng palit ng valve. Palit ng valve seal. Pamachine siya. Paasinta. Munti ka na tayo magpalit ng water pump kasi akala namin pang B16 yung pang B20. Oo, pang B20 pala talaga. So, ano pa ba? Palit ng gasket. Tappets. Main relay. Ayan, so madami, no? So, sa lahat-lahat, ang nagastos lang natin is 9,700. Kasama na dun yung pyesa at labor, ano? All in all na. Pero, syempre, kahit pa paano, makati pa rin, pero wala tayong magagawa. Ayan eh. And, oy, tatapusin mo pa bopping niya na. Ay, hindi, kahit si Alvin. Ay, ikaw na. O, ayan. Ayokong ibang nahamok niyo, kundi si Kid Jomar lang eh. Ayan. Ayan. Saan nagawa niyan, guys, ha? Ayan. Oo. Ayan, o. Parang chicks lang yan, no? Alam niya. Hihimasin mo lang talaga. Pero, ayan. Kaya, ayan. Sige. Uwi na tayo. All is out. Let's go to the next vlog.